Hello po sa inyong lahat mga kamatsas. Ayan, kakatira pa lang ni Dubov ng D4 dito. Kalaban niya ay si Durarvili. Durarvili, ayan. So, hindi pa tumitira dito si Durarvili sa hindi may paliwanag na sandali. Pero tingnan muna natin yung kanilang standing mga kamatsas. Standing nila after round number 8. Nangunguna si Siong, Grishuk, Dubov pumapangatlo. Durarvili, pang-apat ba? Malakas din pala kalaban niya. Super GM ng Iran yan eh. Pero bakit hindi tumitira dito si Durarvili? Mukhang naubusan yata ng internet. Yun lang. O, wait natin mga kamatsas ah. Yun, tumira na. Okay, mamaya i-replay natin ha. I-recap natin. O, baka pwede pa nating habulin mga kamatsas. Ito. Yan. Ang laban nila ay Queen's Indian Classical. Queen's Indian Classical. Maganda pag nanalo si Dubov. Aangat siya, no? Catalan, pero tingnan natin kung ano ang version dito ni Dubov na atakador. Mag-aalauna na dito mga kamatsas ang madaling araw. So hindi ko na ni-live, no? Para makapagpahinga kayo. Bukas ko na i-upload ito. Titingnan ko kung maia-edit ko pa. Kung hindi, diretso ko na. Diretso ko na ng ano ito. Upload. Para marami tayong videos mamaya. No, hindi na bukas kasi madaling araw na ngayon. Eh. Mamaya na. Dahil na-busy ako mga kamatsas kasi nagpe-prepare kami this coming Chess Infinitum Tournament ngayong Sunday, June 19. And Kamatsas Invitational Federated Tournament sa June 25 naman. So abangan nyo mga kamatsas. Nagpe-prepare kami sa venue, sa gamit na gagamitin namin. Nag-F6 dito si Durarvili. Ayan, para magkaroon ng powerful control sa F-file. At ma-eliminate na ang E5 para maka-D5 later on. Hindi kasi maka-D5 kasi pag nag-D5 may end-pass and capture eh. So, dihado dito si Dubov pag nagkataon. Ah, si Durarvili pala. Pag nag-D5. Okay. Title Tuesday, ito ay 11 rounds. 3 minutes plus 2 seconds increment. Tuwing Tuesday ito ng chess.com. Eh, malalakas ang mga naglalaro dito. Around the world, mga kamatsas, naglalaro dito. So, kaya, hindi ko na simulan eh. Nakita ko, ano na eh, round number 5 na kanina, di ba? Yung inanalyze natin. Aabangan ko to sa susunod. Baka malay nyo, dahil ano, wala ring magawa, makapaglaro ng blitz. Baka laro natin malalakas. Ayos na, no? Sabay nakalaro natin ni si Dubov. Ay, nako, nakaganda. Saya-saya nun. Ano man mangyari, masaya na ako kasi fan ako ni Dubov eh. Galing kasi umatake ni Dubov eh. Mala Mikhail Tal. Binubuhay niyang style ni Tal. Oh, ito na naman oh. Di ba? Ayan na naman. Mukhang may kalalagyan na naman dito, Black. Ayan na. Oh, umatake na. Nag-Knight A6. Pero mamaya, tingnan natin. Ano? Wala eh. Nagja-jump eh. Nagja-jump. Tingnan natin. Mamaya. Knight D6 double. Tatamaan yata dito si Durarvili. Lakas umatake ni Dubov. No? Walang pakialam sa mga pawns eh. Kahit ibigay niya na ibigay yung mga pawns, wala siyang pakialam. Basta importante, maka-atake siya mga kamatsas. Okay. Wala kasi tayong video. Itong 2 days, nagpahinga ako mga kamatsas. Kasi lagi tayong puyat and nagpe-prepare nga kami sa face-to-face tournament natin ngayong June. Kaya, tiyaga muna tayo dito, tiyaga muna. Kahit na medyo madaling araw na para at least meron tayong mapag-aralan, meron tayong activities dito sa ating YouTube channel. Parang hindi na ako sanay ng wala tayong na-upload araw-araw mga kamatsas. And abangan nyo po ang next episode natin, interview with First Asia Grandmaster Eugene Torre. So matagal ko na pong gustong i-open sa kanya yung mga patungkol kay Bobby Fischer, dahil alam natin si Bobby Fischer, marami talagang fan si Bobby Fischer dito sa Pilipinas. Si isa sa mga greatest of all time. Pero sabi nila si Kasparov daw ang nanalo sa survey as greatest player of all time. GOAT kung tawagin. Ano? Nanalo daw sa survey yun eh. Sila lang dalawa pinagpilian eh, Kasparov and Fischer.
Ayan, nako, mukhang magku-Queen F6. Paano ngayon yan? Guguhit ng panganib. Ah, pag nag-Queen F6, ito na. Grabe, lakas umatake, no? Oh, anong ginawa? Anong ginawa? Anong ginawa nun? Queen H4, Knight F8. Ah, nagpa-capture ang tore. Capture. Sabay Queen F6. Time check. 1 minute and 10 seconds kay Dubov. 38 seconds na lang kay Durarbaili. Vasif. Okay. So, di makatira si Durarbaili sa hirap na kanyang dinadanas. Namatyas! Mira talaga. Grabe, no? Sa sobrang taas ng pressure, oh. Nakakaligtaan na yung mga ganyan, mga kamatyas. Matyas, ay ka-25 move. Malupites talaga itong si Duboving. So, nag-D4 si Dubov. Analyze natin. Ayan. Queens Indian ang kanilang labanan, mga kamatyas. Queens Indian. Ayun, oh. Sacrifice na naman si Dubov, oh. Talagang matindi talaga, oh. Capture, diba? Nag-Knight D4. Oh. Sacrifice, pero di pa rin naman makakapalag yung pawn sa D5 kasi nakapin. Diba? Nakapin. Nag-C6. Inalagaan. Kinapture. Capture. E4. Knight C7. Then Knight C3. Theory talaga ito. Nagpapalamang ng isang punang puti. Pero tingnan nyo naman. Naiipit kasi ang itim dito eh. Hirap ang developments ng knight. Yung bishop barado. Yun ang compensation dito ng puti. So nag-knight E6. Nag-E5. Grabe. No? Mapang-ipit talaga si... Ho? Huh? Gustong-gusto ko style nito. Knight F5. F6. Ah, ito yung nakita na natin. Capture, capture. Bishop D6. One pawn down pa rin, pero tingnan nyo yung bishop sa B7. Tingnan nyo yung knight sa B8. Tulog. No? Bishop pair pa sa puti. Ganyan ang katindi compensation yan. O, another pawn sacrifice. Queen H5. Threat ang rook. Knight A6 para may depensa. Connect na mga tore. At dito, nag-bishop E5. Yun. Threat ang queen, no? Umilag. Nag-queen A3. At dito, nag-knight D6. Ay, oo, nagkaroon ng timing. Pag bishop E5, threat ang queen, square clearance at the same time. May lundag na ng knight sa D6. Eh, syempre, obligado. Iwas muna ang queen. Knight D6, ayun, may ganun. So, double. Nag-G6, inatake ang queen. Yun nga lang, pag queen H4, napahamak. Nagkaroon ng napakalakas na atake sa dark square, sa king side. So, nag-knight F8 na lang. So, yun. Kaya tinagpas ang tore. At dito, nag-queen F6. Ayun. Threatening matyas sa G7. Threatening check-check. Mga ganong-ganong likot-likot. At dito, mga kamatyas, ang ginawa, nag-rook E6. Matyakaw! Matyas! Ito na lang ang nakikita kong ano dito siguro eh. Ito na lang eh. Queen E7, ano? Kaso, check. Dito, check. Naku, aangat. Lakbay aral ang mangyayari. Pupunta sa gitna. Check. Grabe. Oh, check. Grabe. Makukuyog. No? Bishop D6. Ayun. Bibigay na. Talo na rin. Fatal. Ano? Di kahit di na nga. Ano, check muna dito. Oh, check dito. Uy, grabe. Ito, tira na ng computer ito, ha. Pag kinapture, matyas. Hanip, ano? Pag kinapture ng queen, matyas. Oh, wala diyang king B5, may bishop. Oh, nip yan. Pagka nag C5 harang, queen A3 matchas. Di ba? Pag nag knight C5, queen A3 matchas pa rin. Di pwedeng pangharang, open check. Di pwedeng mag king B5, still may bishop. Malupites mga kamatchas, matindi talaga itong mga laro ni Dubov talaga, no. So, ito yung standing, pakita ko sa inyo yung standing. May naglalaro pa pala, no? Hindi pa tapos. May naglalaro pa sa round number 9. Okay? So, agapan ko na lang din, mga kamatyas. Abangan ko ang round number 10. So, last 2 rounds na lang. Penultimate round na pala. Last sa next, no? So, tutukan uli natin si Dubov. Okay? Maraming salamat ulit, mga kamatyas. Pa-like and subscribe na lang ang ating channel. And click nyo notification bell all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-notify kayo, mga kamatyas. So, follow nyo na rin ang ating official website. Join na kayo, kamatyas.com, sa ating Facebook page na kamatyas. Mag-join na kayo sa mga hindi pa nakakapag-join, mga kamatyas, ha? Okay, maraming salamat. Tumitingin po kasi ako dito sa aking orasan para makita ko na at least makapag-produce tayo ng at least 10 minutes, mga kamatyas.
No? Ayan. Okay, maraming maraming salamat. Kita kits sa round number 10.